Magandang araw mga kababayan, mga kapinoy. Muli narito tayo upang maghatid sa inyo ng ating sinasagawang Taal Volcano latest update. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 21, 2021. Bago po tayo dumako sa ating main topic o ipagkuha ng ating drone videos or footage sa main crater ng Taal Volcano, atin po muna kumustahin ang lagay ng isinasagawang pagkukumpuni ng kalsada dito sa Sitio Manalaw, Barangay Subic, Agoncillo, Batangas. Ito po yung lumubog na bahagi ng kalsada rito, bunga ng pagputok o pagsabog noong Taal eruption noong January 2020. Makikita niyo po sa ating aerial, top view footage natin. Ayan po, sa screen, ito po yung dating kalsada. Yan, ito, may tubig na ito eh. Yan, yan. Dating kalsada po yan sa may tubig. Ayan, kakita niyo po yung poste ng kuryente. At yan pong gilid naman, yan po yung mataas na bahagi, yung bundok, mga kababayan, na tinitibag nila upang mapatag at gawing kalsada. Ayan po ang ating Taal Lake sa bandang yan, mga kababayan. Ngayon po ay mabilis pa ang progreso sa paggawa ng kalsada dyan. Pinataas po yung lugar upang hindi naabuti ng tubig ng lawa ng Taal, mga kababayan. Yan po ang ating pong pagbibigay ng ating pong video sa lugar na ito ng Sitio Manalaw, Barangay Subic. Ngayon po, habang kinukunan ko po ng drone footage ang ating miniature na ginagawang kalsada dahil nga sa lumubog na bahaging ito ng lugar dito sa Sitio Manalaw, natawag po ako ng pansin dito sa ito pong tinibag na lupa, mga kababayan. Makikita nyo, iba-iba ang niya, kulay niya. Doon sa may taas, medyo itim. Sa may bandang ilalim, medyo parang cream ang or light brown, Doon sa bandang ilalim ulit, maitim. Ito pala, mga kababayan, ay may nagsabing eksperto na every layer niyan, ayun yung pagsabog na ng mga nakaraang panahon ng Taal Volcano, mga kababayan. Layer by layer po, mga kababayan, parang ipinatong bawat isang lupa, parang may nagsalansan sa lugar na ito ng ginagawang kalsada dito pa rin sa Sitio Manalaw, Barangay Subic, Agoncillo, Batangas. Pero intayin din natin ang mga iba pang sasabi ng eksperto, kung yung ekspertong na pagtanungan namin ko ay i-compare natin kung ano yung mga sinasabi ng talagang talubahasa sa mga pagsuri ng mga uri ng klase suri sa lupa, bawat klase ng bato, buhangin ng lupa sa nakapaligid sa mga bulkan, lalo na ito pong ating pinapanood ngayon ay malapit ito sa bulkang Taal, mga kababayan. Ayan po, ito naman ay kuha sa Subic Ilaya din, Barangay Subic Ilaya din, sa may tinitibag din na lupa. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng salansan, ng lupa, mga kababayan. Ayan po, kitang-kita naman, yan po ay camera shot ko lang ng aking cellphone. Ayan, yan daw, layer by layer na yan, yan yung each layer ay yung bawat pagsabog yan ng bulkang Taal. Meron pa siyang pinaliwanag doon na hindi ko lang mabanggit kung hindi pa ako ekspertong gaano hindi ko maintindihan. May sinasabing
itong klase ng layer na ito, ito ay cost ng base charge ng pagsabog ng Taal volcano nung mga nakaraang panahon pa, kung kailan yun din natin alam, mga kababayan. Ano? Pero ito po, kitang-kita naman natin dito sa ebidensyang ito sa mga kalupaan. Ito po, bundok din ito eh. Itong minitibag na anong ito, na kalupaan dyan sa may barangay Subic, Ilaya, mga kababayan. Dapat na pumunta tayo dito sa malapit sa ating pong take-off area. Pero bago po yan, pakita ko rin sa inyo ang kuha ko na drone videos. Ito po yung camera video, hindi pala drone ito, mga kababayan. Ano? Ito yung kuha ko noong February 23, 2021. Mahigit isang buwan na. Isang buwan na ba? O magdadalawang buwan na ang nakaraan. Ano? Kung makikita nyo sa kuha kong ito, yan po ay pinapaliwanag ko yung ano dyan eh, yung dyan kasi nung mga nakaraang panahon, nung September, andyan po yung pinakalo, ano dyan eh, tubig. Ayan, kita nyo naman, ano, yung ilalim ng mga naka, anong bangka, ano yan, ano, naka standby dyan na bangka, yung ilalim po nyan ay semento. Mga kababayan, yun po yung February 23. Yan naman po, mga kababayan, ito na makuha kong ito ay ngayon, April 21, 2021. Kita nyo yung pagkakaiba, no, mga kababayan. Kayo na ang makakasaksi sa mga, mabuti nga po yung mga nakaraang camera video ko ay hindi ko panabubura. Kaya kung makita nyo, may pagko-compare tayo. Kung ano man po ang cost, dahilan ng pagbaba ng Taal water, Taal lake water, eh hindi ko po alam. Ano. Kung meron po mga eksperto na nanonood, pwede po kayo mag-comment. Comment down below your analysis, your assessment sa nangyayaring pag-urong ng tubig lawa. Ito ba ay dahilan sa ngayon ay tag-araw or summer? Kasi wala nang ulan, mga kababayan, di po ba? Kayo na po ang nag-assess, mag-comment kung ano. Hindi ko masasabi kasi hindi nga ako eksperto. Pinapakita ko lang sa inyo ang physical na anyo ng ating pong. Ito po yung take-off area ko. Pag yung drone ay paliliparin ko papunta doon sa main crater ng Taal. Ano po, mga kababayan, tinatayuan na yan ng mga kababayan natin, mga isda, nag-aakot ng patuka, pigs. Ayan po, tubig yan, pinaglalakaran ng lalaki na yan, ating kabatang kababayan. Yan, ito naman po ay kinuha ko rin ng drone footage ko, mga kababayan, bago ko paliparin yung ating mounting drone sa crater. Ayan po, kinuhanan ko na. Ayan, ilapit natin. Ilapit pa sa ating pong pagtugay-gay, ano? Para makita nyo ng malapitan. Yan po. Makita nyo naman, yan po. O, oh, simentado yan dati. Yung simento na yan, may tubig talaga yan. At doon sa naka-green, ako po yung naka-green, doon po yung tubig pa dati. Ako po yung naka-green na kumukuha ng magkocontrol ng drone, ano, mga kababayan. Ito pong lugar na ito, na may iyang lalaking yan na nakadilaw. Mataas-taas po ang tubig niyan dati pa. Hindi ako nagkakamali, September, October, yan po yung tubig niyan, eh, mga kababayan. Ano po, ngayon, tayo po ay agad ng datako sa ating pong sasagawang drone footage, video, at ina pong pare-parin ang ating pong mounting drone papunta doon sa main crater, doon mismo sa gitna ng Volcano Island, ano, mga kababayan.
Ito po yung latest real-time footage ng ating pong drone sa araw na ito ng Miyerkules, April 21, 2021. Kunan ko po yan mga pasado alas 9. Actually kanina nagkaroon po ako ng live streaming sa aking pong channel pagdating ko dito sa lugar na to. Bago ako nag live stream ay kumuha na po ako ng video ng yang ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina sa aking live streaming. Yan po yan, mga bandang pasado alas 9 or mga alas 10 na po ng umaga kanina. Kanina, Miyerkules, April 21. Ito po yung nasabi ko sa inyo, bagamat makikita nyo ano, mga kababayan, makikita nyo kulo, ano, mukulo. Kita nyo naman steaming, yung kalat niya, yung plumes. Kalat po halos lahat yan, buong main crater. Tapos yung northwest bend, halos walang gaanong steam, ano, yung tumataas yung steam niya, mga kababayan, ano. At nung makikita natin yan sa ating pong Taal Bulletin kanina, ay as of 8 a.m. April 21, meron lamang 9 volcanic earthquake, mga kababayan, at 6 volcanic tremor. Na kahapon, kung ihalin tulad natin naman, ay merong kahapon 20 ay dalawa. Nung 19, April 9, 2021, did not detect, mga kababayan, did not detect any volcanic, ano? Kaya, noon naman po, 18 tayo, April 18, 2021, merong na-record na, yun yung, ano eh, 51 volcanic earthquake, tapos sinundan nyo yun ng April 19, wala, ano, ngayon, nung A20, dalawa. Ngayon namang April A21, siyam naman mga kababayan. Pero yung ating average sa sulfur dioxide emission is ngayon araw ay 1,866 tons per day, mga kababayan. Ano? Kaya, kayo na po ang mag-assess. Yan lang po yung aking nakita ayon sa naikwento ko kanina sa live streaming na aking ginawa. Ano? Bahala na po kayo mag-assess. Basta yan po ang ating nakunang drone kanina bago magtanghali. Pasado alas 9, alas 10 po ng aking pong pinalipad ang aking drone. Ngayon po ay ako ay nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo po walang sawang pag-antabay, pag-subaybay, saan man kayong panigdar roon, mga kapinoy, kababayan, saan man panig ng mundo. Nasa Middle East kayo, sa Australia, sa Europe, sa Amerika, sa Africa, saan pa, dito sa Asia, at dito mismo sa Pilipinas, sa nakapaligid sa lawa. Salamat po sa inyong panunood at stay safe, stay home. At wala akong palagi na sinasabi, kundi salamat ng marami at to God be the glory forever.